At para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, paano at kailan po muna nag-umpisa itong negosyo na Crafty Natty? Actually, nag-start ang Crafty Natty October 2019. Mm-hmm. And then, una, nag-try-try lang muna kami ni Michelle. And then finally, nagpunta kami sa, nag-attend kami ng mga seminars about teas. And then, ayun, tinry na namin. And then, we offer it to our relatives and friends. And then, nag-work out naman siya. Mm-hmm. Nagustuhan. Oh, yes, oo. Nakakatuwa nga yung result ng, mm-hmm. ng sales. Mm-hmm. And then, eventually, naisip ni Michelle, i-online namin. So, yun. So, doon na nag-start bali ang aming... Ano naman po kaya yung mga benepisyo nito, no? Yung pag-inom ng tsaa sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan, for sure, napakadami niyan. Mm-hmm. Yes, actually, marami po talagang benefits ang pag-inom ng tsaa. Mm-hmm. And in fact, ang tsaa po kasi talaga, when we speak of tea, ito yung iniisip nating green tea, di ba? Mm-hmm. Ito yung gawa sa Camellia sinensis plant, yung ginagawang green tea and black tea. But in fact, meron din po tayong tinatawag na mga flower teas. But both of them, the green teas, the black teas, and then the flower teas, are rich in antioxidants. Mm-hmm. And nakakatulong din siyang magbigay ng remedy sa mga iba't ibang mga karamdaman. Mm-hmm. So nakaka-prevent din po siya ng illnesses. Mm-hmm. O, kasi nga po rich in antioxidants ang mga teas and flower teas. If I may add, yes po. Actually yung tea nagbibigay din siya ng energy for us, mm-hmm. and it provides soothing, relaxing. Mm-hmm. Ibang parang feel mo parang relax na relax ka at peace ka pagka mm-hmm. nakainom ka ng tea. Mm-hmm. Dito naman po sa Crafty Natty, yung mga tsaan nyo nga po ay gawa sa freshly picked flowers. Paano naman po kaya yung proseso ng paggawa nyo dito? Kasi matrabaho siguro ito, ano? Lalo na yung pag-harvest ng mga bulaklak at yung iba't ibang uri po ng bulaklak na gamit nyo dito. Yes, ma'am. Actually, yung iba po naming nakukuwang tea is already processed and dried. Mm-hmm. So, ginagawa namin, kinukusi muna namin yung mga leaves and mm-hmm. dinadaan sa deep freezing to mm-hmm. ensure yung freshness. And then afterwards, yun na nga po, isa-sundry natin siya to be sure na well-dried yung ating mga leaves and flowers. Mm-hmm. And then doon na po tayo magsisimula mag-repack and mag-blend ng iba't ibang klaseng tsaa. So yung amin pong product sa Crafty Natty, we are blending different kinds of flowers, different kinds of teas to create a good flavor and at the same time, mas lalong maging effective yung benefits ng nung tsaa. Gaano naman ho kaya ka-affordable yung mga packages po ninyo sa Crafty Natty? Opo. Actually, ang aming teas talaga, pinosisyon namin siya sa affordable price. Mm-hmm. Although pag tayo po, pag nakaka-encounter tayo ng mga loose leaf tea, we consider it as novelty mm-hmm. item. Kaya parang ang impression natin agad ay mahal. Mm-hmm. So ngayon po, dito sa aming Crafty Natty, pinosisyon namin siya sa very affordable price para naman din po ang mga Filipino is maingganyo ding uminom ng loose leaf tea. Mm-hmm. Kasi kadalasan po, pag sinabing tsaa, ang naiisip ng mga Pilipino, ano po ba, milk tea or yung tea na nasa tea bag. Totoo, ganyan. Totoo. Oho. Tapos ang lasa, ano bang lasa? Lasang dahon, lasang gamot. Organic talaga. Gamon, oho. So yung atin pong mga loose leaf teas, mm-hmm. blended natin siya para umakma sa panlasang Pinoy. Mm-hmm. Ginawa naming medyo sweet yung ating mga blends and at the same time, affordable din. Kasi gusto din naming ipalaganap sa ating mga kapwa Pilipino yung pag-inom ng tsaa tsaka yung benefits ng pag-inom ng tsaa. Mm-hmm. So wag din sila mag-alala sa presyo dahil talagang naglabas din kami ng 30 grams, 50 mm-hmm. grams na naka-pouch siya. Mm-hmm. So medyo cheaper in price. Meron din talaga po kaming individual tea bag mga nasa 20, 25 pesos lang sa mga gustong makatry. Mm-hmm. Ano ho kaya yung pwede ninyong maging tips o payo sa kanila if they want to start their own business, saan po sila dapat magsimula at ano po yung mga kailangan nilang tandaan along the way? Sa isang tao na gusto magnegosyo, dapat kailangan talaga alam nila yung papasukin nilang business. Mm-hmm. Kasi pagka hindi nila alam yon, so wala rin mangyayari. Mm-hmm. So, most importantly, kailangan kasi hands-on ka, hardworking, and syempre, yung pakikisama mo sa mga staff mo, kailangan importante din yon.
Siyempre, yung paghawak ng tao, ano ho. At siyempre, kailangan din po ng mahabang pasensya kasi hindi naman po overnight ang pagninegosyo na nag-start ka ngayon, tomorrow ay meron ka na rin boom na rin agad. So talagang it would take time and as much as possible, make use of the social media. Kasi karamihan po talaga ng mga negosyo ngayon, ng mga brands, nasa social media na. So kailangan din nating ipakilala yung ating negosyo sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok kasi doon din po tayo makikilala at makakakuha ng mga customers at yung mga tatangkilik ng ating produkto. Yes, totoo yan. Dapat po talaga alam nyo rin yung market ninyo. Ano? Katulad yan, sa social media, alam mo kung saan yung audience mo, kung saan ka papatok. And also, uso na rin ngayon yung paggawa ng mga videos, mga reels. Malaking tulong din ho yun. At nakikita ko po sa social media page ninyo na isa din ho yun sa inyong mga ginagawa. Saan ho kaya nila kayo pwedeng maaaring makontakt at email address or social media page na pwede ho nilang punta? Nakalocated kami bali sa Naga Road, Las Piñas City. So, pwede nila kaming i-visit sa aming FB page, yung Crafty Nati. So, nandun lahat yung mga details.